Hi guys! Welcome back to my channel. At for today's video, gawa ako ng review at sa product na to. So, sinakto ko rin na nag-lip tint man lang ako, diba? Panood nyo kung paano ibalik yung dating ganda ng buhok na ginawa ko. Ayan. Kung hindi nyo pa yung napapanood, guys, panoorin nyo na para malaman nyo kung anong pinanggagalingan itong ginagawa ko. Yun nga, pinagugupit ko yung buhok ko, ayan, hanggang sa naging bunot na yung itsura dahil sa sobrang kapal. Ito yung second chance na masasabi kong hindi ko na talaga sasayangin. Hindi ko na talaga sasayangin. Imagine, after ko ginupit, gupit yung bangs ko, naging dry yung buhok ko, dun nasira yung buhok ko. At yan, ngayon, okay na siya, maayos na. Hanggang ngayon, inaayos ko pa rin. So, ayun nga, ang dami ko ng chika. Simulan ko na. Double active keratin, tinry ko na itong ilagay sa buhok ko. Ayan. So, nabuksan ko na to. Pero, kung mapapansin nyo, naka-sealed pa. Kahit naka-sealed, binuksan ko pa din. Dito may sealed. Dito wala. Nung ginamit ko to, ganito na talaga siya. Dito yung sealed niya. May sealed. Tas kalahati. Tas dito, ayun nga, wala. Nung binuksan ko naman, hindi siya bawas. So, ito siya. Ito yung laman niya. Dahil ginamit ko na din to. So, ayan. Bawas na. As in, mabango. Mabango at kung ilalagay siya sa buhok, ano, para na din conditioner. Ganun yung amoy. Yung amoy ng conditioner, ganun yung amoy nito. Ayan, no? 650 grams. As in, ilang months na tong tatagal. Kalagay din kasi dito, 3 to 4 times a week. Ayan nga, for best result. So, tama din naman kasi, yun nga, sa paggamit ko ng 3 beses sa 1 linggo nito, na na-achieve ko naman yung result na yun. So, naka-sealed pa din. Ayan, naka-sealed. Naka-sealed pa din. Bubuksan ko na to, at ito yung i-apply ko ngayon sa buhok ko. Bago pala ako maglagay ng pang-hot oil sa aking buhok. Ayan, magsusupply muna ako. So, ayan, mapakita ko rin, syempre, kung paano ako nagsusupply. Ganyan ako magsuklay ng buhok. Ayan. Pin ko na yung sealed. Ilalagay ko sa buhok ko, ito yung coco milk. Ilalagay ko na siya sa buhok ko. Ganyan, help. Kapag naglalagay kasi ako nito sa buhok, as in, pati ani, ginaganyan ko. Para lahat malalagyan, yung hindi lang yung dito lang sa pinaka-ano, pinaka-unahan, ganyan. Kapag naparami yung nalalagay ko minsan, tas hindi ko na sasama yung pinaka-ani, parang sayang, ganun. Maglalagay ka talaga nito. Todo mo na. Ganun. Ang buhok ko kasi makapal. Kaya, yun din. Matagal din ako maglagay sa buhok ko. Kasi, yun nga, makapal yung buhok ko. Kahit na akala mo nalalagyan na ng ganyan lang. Pero hindi pa din. Kasi, yun nga, makapal yung hair lock. Ganun. Ito yung madalas talaga na nagda-dry. Ito. Yung pinakadulo talaga. Ayan. Para na akong naligo. Parang pwede na akong hindi maligo. Ah. So, yung kabila naman yung lalagyan ko. Ganun din kung paano ako naglagay sa kabila. Ganun din yung i-apply natin. Alam nyo guys, kapag, yun nga, diba, ganun nga yung nangyari sa buhok ko. Talagang lesson learned. Lesson learned epekto nun dahil yun nga, sira yung buhok ko. Dahil walang ibang pang remedyo nun sa buhok ko, kailangang antayin humaba, huwag na talaga ako magbangs. Sa akin, para sa akin ganun, natuto talaga ako dun sa ginawa ko ngayon. Kumbaga, may mga mali tayong nagagawa. Mga desisyon tayo na akala natin tama. Sa huli, mapapasabi na lang tayo na sana hindi ko na lang ginawa. Sana pala hindi na lang. Pero, hindi tayo
ganito kung hindi tayo natuto sa mga maling desisyon na nagawa natin. Meron ka mga pagkakamali na nagawa? Hanggat kaya pang itama, itama. Hanggat kaya pang remedyohan, remedyohan. Hanggat meron pa, gawa ng paraan. At yun yung natutunan ko sa paggugupit ko talaga ng buhok ko, pagbabangs ko, at sa iba pa. Guys, tapos na akong maglagay sa aking buhok. Yung siya nilalagyan ng shower cup. Basta 10 to 20 minutes, maliligo na ako. Tangan talaga magsusuklay. Di kung kailan lang aalis, tsaka lang magsusuklay. Papakita ko sa inyo yung resulta pag nabanlawan na yung buhok ko. Ayan, nabanlawan ko na yung itsura. Tapos kong banlawan yung nilagay ko kanina. Aming klase nito, ayan. Kasi ako, babase lang ako sa kulay. Ayan, gaya nga nung ginawa ko kanina. Hindi pa ako nagsusuklay. As in ganyan siya, bagsak. Malambot. Mag-isang paraan talaga para hindi maging dry yung buhok sa paghaba ng buhok. Magsuklay pa din. Hindi porket naglalagay tayo ng hot oil sa buhok natin is okay na yon at hindi na tayo magsusuklay after nun. Pagising, pagkaligo, bago matulog, kailangan talaga magsusuklay pa din. Merong skincare, syempre kailangan meron din tayong hair care. The best na pang hot oil para sa akin dahil ito rin yung ginagamit ko kung bakit shining shusher. Ito sa Watsons ng 239 pesos at buy one take one. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag makalimutang i-like at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel ko.